shoutout sa inyo pala sa lahat mga nanonood dyan. Once again, Suboy Chad. Welcome back dito sa YouTube channel, Boss GTV. So, day 3 na po ng ating pamimigay ng relief goods ngayon sa mga senior citizens dito po sa lugar namin. Target po namin ngayon is 100 senior citizens. Umorder na kami ng bigas. Ang call time namin doon sa warehouse is 6:30. Let's do this. Tulong tayo. Let's go. So, yun na. Nandito tayo sa may warehouse ngayon. Ongoing yung repacking natin para sa 100 senior citizens na dagdag na target namin ngayon sa ngayong araw. Siguro naman na marami sa inyo nakapanood ng escon ni Pangulong Duterte. Mas hirap tayo sa budget kasi nga sobrang dami na kailangan ng tulong sa pagkain ng mga Pilipino. Maraming sumisigaw na tulong kasi inaasahan nila yun, tapos hindi pala sila makakasama. So please lang, yung mga may kakayahan tumulong po tayo kasi napakahirap talaga na sitwasyon natin, lalo na sa bansa natin. Minsan, habang namimigay kami, talagang ang daming gustong humingi. Ang dami talaga. Tapos kapag hindi namin nabibigyan, mahirap po. Kaya nakakatanggap kami ng masasakit na salita. Minsan minumura kami. Pero iniintindi lang namin kasi siyempre hindi naman namin sila masisi. Konting tiis lang po. Alam ko wala ako sa lugar para humingi ng patience. Pero sana maintindihan din ninyo. Pero sa totoo lang, ang hirap. Ang hirap din, unang-una kasi wala ako sa sarili nilang sapatos, di ba? Hindi, katulad nito kaninang umaga. Meron pumunta rito na yung matanda. Nung nagbigay kami dun sa baryo, taga-baryo siya eh. Actually, kilala ko yung matanda na yun. Kasabayan yun ng lola ko. Na dati kasi yung lola ko, naglalako lang din ng mga kakanin. No? Pati yung si nanay, yung nagpunta rito kanina. So, hirap na siya maglakad. Ika-ika na siya. Pero, sinubukan niya pa rin magpunta dito sa amin. So, nung nakita niya ako, umapit siya sa akin, yumakap siya sa akin. O, alam ko, bawal. Pero, hindi ko naman siya pwedeng itulak palayo sa akin. Humingi siya ng tulong. Ang hirap po. Nakakaawa. Kasi, umiiyak na siya. Ilang araw na rin siyang hindi kumakain. So, ayun. Binigyan naman namin siya. Yung mga kasama ko dito, na wishes sila din, nangangailangan din sila ng tulong. Pero dahil sa kilala nga si nanay, dito sa lugar namin nagbibenta ng kakanin. Pati yung mga kasama ko, nag-pitch in na rin. Nag-ambag na rin sila. Nagbigay na rin sila kahit kakunting halaga. Ang sabi namin naman kay nanay, kapag naubos na yung pagkain niya, yung apo na lang yung papuntahin niya dito sa amin. Para pagka naubos na yung pagkain nila, bumalik sila dito, bigyan namin sila kahit papano. Kung kami naman yung makapagbigay kahit papano, makatulong sa kanya, gagawin namin. Pero sana lang napapansin din ng ibang tao yung ganong kalagayan ng mga kapwa natin. Kung meron kang quarantine pass, kalalabas ka, tapos may kakayahan ka, pag may nakita ang senior citizen na alam mo mga kailangan ng tulong, kahit hindi sila humihingi, baka naman pwede mong tanungin, nanay, lola, lolo, tatay, ano bang may tutulong namin sa'yo? So anyway, check natin yung repacking area namin. Pakita ko sa inyo yung ginagawa nila. Sila yung mga kasama natin ngayon mag-repack ng mga bigas. No? So, shoutouts kay Tito Edwin Peñaroyo, kay Iron Mike Tyson, kay Nogi Poblete, kay Benjo Widen. So, marami tayo pang i-repack ngayon. Ayan. Ayan, tapos meron pa dito sa L300. Nog! Ano masasabi mo?
Ha? Ayos ba tayo dyan? Kapit lang, no? Malalagpasan din yan. Kaya yung maraming mga bigas, labas na ninyo. Yan, tama. Tignan nyo sa mga madlang people na nangangailangan. Matulungan challenge ang tawag dyan. Lucky, ikaw, ayos ka lang. Ayos ka lang dyan. Ano ba sabi mo? Tapos na yung grind namin sa pamimigay ng relief goods dito po sa lugar namin. Nag door to door po kami sa mga senior citizens kasi po yung iba sa kanila hindi na po makalakad na maayos. Yung iba naman, wala pong idea na magbibigay. So nagpapasalamat po sila kasi naabutan po sila. Yung iba naman, hindi pa senior citizen na nagpupumilit na bigyan din namin sila. So hindi ko na po kasi na-videohan yung pamimigay namin kasi wala pong pwedeng humawak ng camera kasi po lahat kami nagkanya-kanyang dala. So hindi ko rin po nahawakan kasi tumulong na rin sa pagbubuhat ng bigas. Tignan po natin, no, kung makapagbigay pa tayo ulit sa susunod na kung magkakaroon pa ng panibagong batch ng bigas. Again, maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. Maraming salamat sa RVI family, lalo na po kay Tito Roger. No? Again, hindi po galing sa gobyerno, hindi po galing sa local government or barangay officials yung pinamigay namin. Galing po sa sariling bulsa. So, ayun, may mga nagsasalita po kasi tungkol sa amin doon sa habang namimigay kami. Sinasabihan po kami ng kurakot. Again, ang priority po namin is yung mga iba nating kababayan na hirap po talaga tsaka mga senior citizen. Pero yung iba po, parang talagang close-minded. So anyway, hindi natin sila pwede sisihin. Sa ngayon, magagawa po natin, sumunod muna sa mga guidelines na binigay ng gobyerno. Tapos magdasal po tayo na sana po matapos na itong crisis na to na pinagdadaanan ng buong mundo. Humingi ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdarasal. Ipagdasal na rin po yung mga kapwa natin na mga nahihirapan. Yung mga nag-recover sa COVID, ipagdasal na rin po natin yung mga pumanaw na, ipagdasal din po natin yung mga pinuno natin, yung mga namamahala, at lalong-lalo na po, ipagdasal po natin yung mga frontliners po natin, na sila po yung mga sundalo na lumalaban, no, sa virus na to. Sila po yung nasa unahan, sila po yung pinaka-exposed, no. So pagdasal po natin sila, huwag po natin silang kalilimutan. Dahil po sa kanila, no, magkakaroon tayo ng pag-asa. So, suportahan po natin sila. Huwag po natin iparamdam sa kanila na hindi natin sila pinahahalagahan. So, kung ano po yung magagawa mong part, no, na magpasalamat ka sa kanila, gawin mo. Kahit sa anong paraan na alam mo. No, hindi naman ibig sabihin cash. Hindi naman ibig sabihin relief goods. Yung pagdarasal po. Tapos, i-cheer nyo rin sila. No? Mag-share kayo ng mga good vibes na messages sa kanila. No, either kung meron kang kakilalang frontliner, i-message mo sila, kamustahin mo sila. Lagi mo sasabihin sa kanila, mag-ingat ka. Dahil kailangan ka ng bansa. Kailangan ka ng mga tao. So again, maraming salamat. That's it for this vlog. Boss G signing out. Peace.